What's up guys? So, nandito tayo ngayon, papakita natin yung simple setup natin kay ADV. Tara! Isa-isayin natin yung mga accessories at ano yung pros and cons niya bawat isa. So tara. So hello guys. Dito tayo ngayon para ipakita yung mga kinabit ko na dito sa ADV natin, mga accessories. At makita nyo iba na nga yung itsura niya, no. Unang nilagay kay ADV is yung horn, dual horn siya guys, so stock tsaka yung Kia, or paano bang pronunciation nam? Hala ka sa Kia. Buhay mo! So napili ko siya ng 800 pesos dito sa Shopee, sa halagang 800 pesos lang guys. So para sa mga gustong makahanap ng mga murang accessories, tsaga lang tayo sa Shopee, or meron din naman mga online sellers on hand sa Facebook. Magtsatsaga ka nga lang. Hindi totoo yan. So, ayun guys, yung una kong upgrade kay ADV. And then yung pangalawa is itong Batman set visor. Yan, so nakikita nyo, meron na siyang air scoop. Yung kong big ba yan? And then yung pili ko lang siya ng 2,500 online seller. Mabibili mo to karaniwan sa 3,500 hanggang 4,000 pesos. So tsaga-tsaga lang, hindi nakalimutan ko na sino yung seller na yun, pero mura ko lang siya nabili. And then pangatlong nabili guys is itong ito, kung nakita nyo yung kilay, parang kilay. Nabili ko lang yan sa Shopee at ako lang nagkabit nyan. So sa halagang 65 pesos, sobra pa. Ako lang naglagay nyan guys. Ayan. 65 pesos sa Shopee. Sabihin mo, salamat Shopee. Sabihin mo lang, salamat Shopee. Alright. So ito guys yung pangatlo nating nilagay, Night Reaper DSK. So hindi ko sure kung mura na sa inyo to eh, pero nabili ko siya sa Shopee din ng 1,900. So kung mahilig kayo mag-Shopee guys, ang laki ng tipid nyo. Hindi totoo yan. Pag may mga, kasi may mga discount pa, voucher. So kayo, try nyo mag-Shopee guys, maraming mura. Shop na! Shopee! So ito guys, yung bracket niya, nabili ko lang siya sa Shopee din, galing China overseas. So ang presyo nito guys is 500, pero nakuha ko lang siya ng 280 pesos something ganun, dahil may voucher, may promo si Shopee. So lahi ng tipid talaga. Kaso ito, tornilyo, papalitan nyo kasi may malaki kasi yung tornilyo nito eh. Pang dito talaga siya sa may lower fork. So binilihan ko lang siya sa dito sa amin. Ayan. Hindi ko alam mo anong sukat 'to eh, pero pinakita ko lang kasi sa nagtitinda. So ito naman guys, so nakita nyo. Bago ko lang 'to nabili. So kung makita nyo sa ibang seller, mabibili ito na 1,000 or sabihin natin 700 to 1,500. So nabili ko lang din to na 499 pesos. Same na same sa napagtanungan ko nung punta ako ng
So for 199 lang pesos guys, sa Shopee lang din to. And then itong carbon, ako nang DIY lang to lahat guys. So ako lang lahat nagkabit. Pera yung busina tsaka yung night ripper ha. Ito tingnan mo. Wala na yung dikit. So itong carbon na to, nabili ko lang siya ng 120 pesos. Malaki na siya, so kabilaan na to guys, 120 pesos. Ito guys, ganun din. So nabili ko lang din tong carbon fiber na to sa halagang itong silver color. Nabili ko siya ng 70 pesos. Marami-rami na rin yan. Ayan. And then, ito guys. Ito ang shock cover natin. Nabili ko to sa Facebook. Sa murang halaga. 250 pesos. Spare na yon. So, thank you sa nabili ko na ito. Napamura na. Ang usual na price nito guys is nasa 300 to 350 pair. Or 400 pares na yun. So itong ito guys, GV SRV sa Moto World ko to binili. Siyempre kailangan natin na secured, matibay. So nabili ko to na 2,500, which is yun naman talaga yung presyo nya. Hindi siya nakaka-discount. Ito guys, yung action camera holder. Karamihan nabibili nyo siya ng 400 pesos to 500. Ito nabili ko lang siya ng 200 pesos lang din guys. Shopee lang din to. So original naman. Legit. And then, itong Moto World CV holder. Nabili ko to ng 500 pesos eh. 500 pesos. And then itong switch ko is DIY lang to. DIY lang to guys, itong switch ko. Ito yung dual horn ko. So magkano lang to? Nasa 50 pesos lang ata. Pinaputol ko then pinaputos ko lang siya. Pero kasi yung bucket list ko ni Halo Switch, medyo parang manipis siya. Yung parang silver color, manipis. Ito matigas to kahit pintot mo ng ayan o, kahit hindi naman hindi siya maalog. Then itong night ripper switch ko guys is nasa 615 dito sale. So rush ako noon bumili kasi kailangan na ng switch nung night ripper natin. Ayan siya. Guys, so nakita na natin yung mga kinabit natin accessories. Ano naman yung cons niya? So, tara, isa-isayin natin ulit. So, itong si windshield, ang cons niyan ay maalog siya. And then, minsan, nahuhulog siya eh. Natatanggal siya eh. So, meron akong ginawa dito na picture. Check nyo na lang anong ginawa. Parang, nagyan ko lang siya ng kalso. Kasi, meron times na nagyaya ko. Natanggal tong lower part kaya pala umaalog kasi yung daanan ko is puro lubak. So ito guys, check nyo na lang to ginawa kong parang kalso nya. Ito picture na to yung kita. So ito, so nagcut lang ako dyan ng apat na rubber galing yan sa chin rubber ko sa kotse. Then nilagay ko lang siya dito. Nakikita nyo meron dito nakakalso kasi mahirap eh. Minsan inassist ako yung kaibigan ko, ito yung nahawaan niya. So imbis na hindi siya umarap dito, natanggal agad, bilis lang matanggal. So yun lang yung cons nitong windshield. Itong air scoop okay naman. Yung ilaw, beak, okay naman. Night ripper, wala naman akong cons para dito. Yung dating bracket ko lang guys, maalog siya. Pero ito wala na. Bale, pangalawang palit ko na to. So hindi siya maalog. Okay to bilhin guys. Tsaka matigas. Hindi siya umaalog. So ito lang. Pangat lang dito guys is ito, natatanggal nga siya.
So pag nagka-car wash ka, pag naganon mo, ayun sumasama na. Hindi lang siya madikit dapat. Yung ko, depende siguro sa quality ng sticker. Wala, yun lang yung cons dito. Ito naman, ang cons ko lang dito is compare sa stock, mas makapit kasi yun eh. Ito kasi konti lang yung mga rubber niya, pero okay na rin. And then mahirap siyang ikabit. Ayan, may awang pa dito, guys. Ayan, may awang dito, ito lalo na dito. So pag binili mo to, diretso lang to eh. So ibibend mo pa to. And then wala din siyang dito, wala siya para dito. Ayan. Open lang siya. Ayan lang yung cons. GB bracket, wala naman na akong cons dito. Okay naman siya, guys. Ayan o. Isa shop cover. So ang cons ko dito, guys, is ito. Pag pag kinabit nyo to at napunuto ng mga buhangin sa loob, gumagasgas siya. So meron na konting gasgas dito. Kunagatan ko na agad. Anong ginawa ko, guys, is ginalagyan ko ng car sticker dito. Kasi pag naipon to, kinagasgas nyo tong silver part na to sa shop natin. Ayun lang yung cons nya. Ayun naman, so far. Ang maganda lang dito, guys, is hindi yung sa loob, hindi yung madumi. Pag binuksan mo to, guys, malinis pa rin to kahit na putik-putik na dito. Okay siya. Pero kailangan nyo lang talagang lagyan ng pangunahan nyo na, lagyan nyo na ng ganito or tape para hindi magasgas tong part na to. And guys, kung bago ka lang sa channel ko, please like and subscribe at hit mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kung may bago akong upload na video. So ito, guys, si ADV, at sana magustuhan nyo tong review na to. Adios.